Si Jennifer Into andito, idol, para ireklamo niya yung kanyang mister at gusto na rin niyang makausap ito. Nasaan po siya ngayon? Ang sabi niya po, pumunta po siya ng Batangas para mag-training. Training para sa pagka? Sa bagong trabaho niya po. Pero bumuwi po siya galing abroad, doon po siya dumiretso sa babae niya. Gusto niyo po siya makausap. Sige, ito na po si Sir Boymar. Mr. Boymar. Ilo po. Sir, andito po si Mrs. Gusto ko kayo makausap. Ilo po, sir. Po. Po. Sige, ma'am. Ayan, nagkikilig na si Sir. Hello. Pa, gusto ko na maayos ang problemang ito. Gusto ko nang tigilan yung kalokohan yung dalawa. Kawawa mga anak mo dito. Tulad yung anak mong isa, nasa ospital. Si Aine may pulmonya. Lahat ng pera mo dyan sa babae mo, nasaan ang pera mo? Eh, wala pa naman ang sahod eh. Hoy, diba nag-usap na tayo kapo, nagbigay na ako ng 5,000. Oo, oh, diba? 5,000? Sana punta yung 5,000 mo. Kanina, nagpadala ako. Oo nga, diba, padala ka, 3,000 kahapon. Sabi mo ko lang ng 2,000. Padala ka, 2,000. Hindi ko naman kayo pinabayaan. 70% ng sahod mo, dyan sa kabit mo, dahil siya nakarimitan sa kumpanya. Ang importante kasi, hindi ko kayo pinababayaan, nagpapadala ako sa inyo monthly. Hindi yun ang dahilan. Hindi nga lang nabubuo sa usapan natin ang sa PAW. Ang tanong nga, may usapan tayo sa PAW. Ang usapan natin sa PAW, 20,000, pera ang utang, ano nangyayari? Oo nga, kasi nga, intindihan mo din kasi, dahil mahinang overtime sa abroad. Paano ko maiintindihan? Oh. Dahil yung remittance mo, diretso sa babae mo mismo nagpapadala sa amin. Sige nga. Eh, hindi eh. Hindi po pwede yung ganyan. Yung babae mo, sagana, kami hindi. Sir Boymar. Opo. Hindi po maganda pakinggan na yung pong kabit ninyo ang nagpapadala ng pera galing sa sweldo mo para sustento dito kay legit kay misis mo. Napakapangit po, no? Napakasakit po yung para kay misis. Opo, napakasakit talaga. Na yung kabit pa mismo ang magpapadala ng remittance. Kasi una-una po, lumapit po ako sa agency. Sabi ko, bigyan niyo sa amin yung para sa amin. Kasi nga ganyang ginagawa niya. Mali yun, sir. In fact, ito pong si Mrs. pwede yung magsampa sa iyo ng kaso. Dalawang taon akong nagtiis. Pasalamat ka nga, sir, idinaan niya sa PAW para magkaregluhan kayo. Kasi kung gugustuhin niya, pwede ho siyang dumiretso sa korte, bypassing PAW, para magsampa ng kasong bigamy against you or concubinage, kung ano po yung nararapat. Opo, opo. May anak ka ba rito sa bago mong girlfriend? Wala pa, ma'am. Sir, wala pa. Kung ako sa'yo, sir, gawin mo anong nararapat. At yung nararapat ay ibigay mo yung tamang sustento na magiging happy si Mrs. Nang sa gayon, hindi siya manggugulo. Kasi para sa'yo, ang tingin mo, ginugulo ka niya. Pero tama lang talagang guluhin ka niya. Sir, ibigay ko lang po yung tamang sustento. Dahil Mrs. siya eh. Diba? Karapatan niya po yun, manggulo. Hindi, wala kang binibigay. Nung una karang alis mo, 10,000. Pinapadala mo sa amin, 1 taon. Babae nagpapadala sa amin. Oh, nasaan na pupunta yung pera mo? Binabayad ko dun sa inutang na pinadala ko sa iyo. Sabi mo, placement pay. Anong ginawa nyo? Nagsama kayo. Diba? Lahat ng kabutihan ko, ginawa ko. Pero anong ginawa mo? Binayaran ko naman yun No, ngayon. Ito mo, nalalaman ko. Nalaman ko mismo sa kumpanya, pangalan ng babae na ka-remittance. Oh, buong sahod mo, babae yung mahawak. Sino ba pinapakain mo? Ibang tao, anak mo, ano? Tingnan mo mga anak mo. Nakikita mo sitwasyon. Ilan po anak niyo, ma'am? 3 po. Hindi na po nakapag-aral yung kuleyo ko dahil nga dyan sa gawa niyan. Kita mo, sir? Sir Boymar, meron kang pang suporta sa kabit mo pero wala kang pang suporta sa mga anak mo. Napaka-irresponsable niyo po, sir. Mawalang galang na sa'yo. Sir, nagsusustento naman ako dyan, sir. Yun ang katwiran niyo. Sir, kung nagsusustento ka ng tama, edi sana wala dito si Mrs. ngayon sa amin. Di po ba? Yung usapan namin sa PAW 20 kada buwan. Minsan hindi lang po siya na bubuo kasi mahina po talaga ang overtime namin doon sa abroad. Then, kung hindi mo kaya mabuo ng 20 kada buwan dahil mahina ang overtime, hiwalayan mo na yung kabit mo. Kasi hindi mo kaya eh. Kakabit-kabit ka, hindi mo pala kayang panindigan yung mga responsibilidad bilang isang ama at bilang isang asawa. Hindi totoo na hindi kaya, sir. Kaya niya akong tutuusin. Yun nga lang, yung babae ang kumukontrol dun eh, sa pera eh. Ano tulad ngayon, anong ginawa ng babae? Nangutang na naman. Ang luho. Kompleto sila sa gamit, sir. Saan po ba sila nakatira? Sa Montalban po. Nung upahan sila, 3,500. Muntala kami, 2,000. Mas malaki pa? Opo. Tapos yung benefits niya nakaraan, magkano yung nakuha niya? 5,000 lang punta sa amin. O kita mo, sir, yung mga anak mo, kulang sa mga kagamitan sa bahay. Itong si Kabit, kompleto raw. Sir, yung ibang gamit po dito, hindi naman sa pera ko, gamit po ngayon, nung kinakasama ko ngayon. Sir, kung ano yung napagkasunduan nyo sa PAW, kailangan po, sir, panindigan nyo yun.
Sir, pinanindigan ko po yon. Eh, sir, kung pinanindigan nyo sana, wala na dito sa amin si Mrs. Kung happy siya, so sana, hindi siya nagreklamo, di po ba, sir? Tsaka ano yun, sir, bago siya umuwi, tumawag niya sa akin, nag-iiyak. Kunin ko raw lahat ng mga gamit, tapos yung ATM doon sa babae niya. Uuwi na raw siya sa amin. Nag-away siguro sila. Anong punta pa ni sir? Pai Peter po, Peter. Sa Algeria. Oh, sir, ayusin niyo po yung pakikitungo kay Mrs. at yung suporta, sir. Ibigay niyo po aning narapat. Ano po? Pag-usapan po namin yan. Ma'am, sige. Gusto niyo makipag-usap sa'yo. Pag-usapan niyo raw yung suporta. Yung sinasabi mo ganyang ano, pag-usapan na lang natin yan. Hindi naman ako tumatanggi eh. Binibigay ko naman yung ano yung nararapat eh. Hindi anong nararapat. Wala nga nararapat, di ba? Eh, ano lang talaga. Kapos lang talaga sa sahod. Dahil may nang overtime namin dun sa abroad. Kaya hindi nabubuo sa 20. Naiintindihan ko yun kung ikaw ang nagpapadala sa amin. Kaso hindi eh. Yun ang hindi ko maiintindihan. Well, di ililipat ko sa inyo. Ano na ililipat mo? Exit ka na, wala ka ng trabaho. Ang back pay mo yan, yan dapat ang mapunta sa amin. Hindi dapat. So, pag-usapan na lang natin yan pag nagkita tayo. Hindi na dapat natin palagihin yan. Ang back pay yan, niya, pag-usapan sir. Natin yan. Sinangla na naman nila. So kung walang trabaho ngayon si sir, paano ko yan? Oo nga eh, kaya magtrabaho naman siya sir, ganyan naman siya. Di ba hindi na po siya magtrabaho. Babalik ka pa ba sa abroad sir? Eh sir mag-update pa lang po ako ngayon. Wala na akong trabaho ngayon eh. So anong sir, guarantee ni Mrs. na ikaw ay magsusuporta kapag ikaw ay nasa abroad na ulit? Eh baka naman pagdating sa abroad, makakalimutan mo na naman yung mga anak mo. Ay hindi po sir, hindi ko po makalimutan yan. Katulayan nga, hindi ko pinababayaan yung mga yan eh. Eh ba't umaangal si Mrs. kung tuloy-tuloy? Padala mo. Hindi ko nga alam sir eh. Tataka nga rin ako eh. Tataka ka. Tingnan mo nga padala mo, tulad ngayon dumating ka. Magkano lang inabot mo sa amin? Eh wala pa kasi ako sahod. Oh, eh, nasaan ang pera mo? Bakit hindi kita bibigyan? Nasaan ang isang taon na pinaghirapan mo? Ayos pa ang sahod. Paano ako makapagbigay? Buti nga nangutang ako na 5,000 para sa hospital eh. Ayaw pang abigyan ng pinagkautangan ko, pinilit ko lang. Oh, nakasangla na kasi yung pera nyo dahil yung babae mo, pabalik-balik, pauwi-uwi ng Bacolod. Oh. Sir, makasingit, magkano po yung sweldo nyo nung nasa abroad pa kayo, sir? 35,000, ganyan. Yung nga lang, minsan nababawasan yun dahil sa pagkain ko doon, yung pangmerienda ba, alawas pa doon. O di tama lang yung 20, o para yung 15 matitira sa'yo sa mga pangangailangan mo. Dapat yung 20 talagang tuloy-tuloy mo pinapadala. Eh, kaso hindi sir, kaya nagreklamo itong misis mo. Mas maganda nga yun, kasuhan na lang yung dalawang yun. Hello? Ako, sino yung babae na yan? Babae mo? Akala ko ba nasa Batangas ka? Nakauwi ko lang. Huwag kang sinungaling. Lahat na kasinungalingan. Sa'yo na lahat-lahat. Pinapaikot-ikot niyo akong dalawa. Tingnan ko ngayon ang galing yung dalawa. Diba? Ay, yung ate ko na yung ina-agrabyado mo. Pamilya ko ang agrabyado dito. Dahil yung kapatid mong yan ang tetimasa lahat na pinaghirapan ng asawa ko. Pinapadalan sa buwan-buwan pa pinapadalan para sabihin ko sa'yo. Oo nga, diba? Oo, oh, alam ko, pinapadalan, di ba? Saan ka nakakita ang kabit nagpapadala sa original? Ano ba magulang sa mga pinagsasabi mo? Yung kapatid mo, titimasa dyan. Nagpapasarap. Kami, tingnan mo ang mga anak ko. Dito nagpapasarap. Yung kalahati ng sahod ng sapawo mo napupunta sa'yo. O, ibig sabihin, kalahati na sa kanya. Sino ba pinapalamo ng asawa ko dyan? Bakit? May nahabol ka pa ba sa asawa mo? O may nahabol ng habol? Yung suspense, diba? Akala ko ba napag-usapan niyo sa kao, napitibiti kayo dito? Ma'am, makasingit. Si Rafi Tulfo po ito, ma'am, ha? Pag kayo ay nalagay sa sitwasyon ni Mrs., baka manggagaliti din po kayo. Ang kinakasama niya po ng loob, yung pong kabit ang nagpapadala ng sustento para sa mga bata. Dapat po si mister niya ang mismo magpadala ng pera kasi insulto po sa kanya yun, sampal sa kanya yun eh. Sa bunga nga mo rin ang galing ha, kalahati na natatanggap ng kapatid mo na kabit, pinapadala sa amin. Kami ang tunay. Ano nang obligasyon ng asawa ko dyan sa kapatid mo? Wala. Wala na isang anak yan eh. Sahod po ng asawa niyo, 35,000 sa isang buwan, 20 million na sa sayo, 15 million na sa ate ko. Ate, ano ka ba naman? Wow, ang bongga, te. 15,000 sa kapatid mo. Walang obligasyon ng asawa ko sa kapatid mo. Pero kami, 20. Pero ang pinapadala niya, 17, 16, 18. Oh, palagay mo, sino dihado? Tapos sasabihin mo, dihado kayo? Dapat yan sa amin ang remittance na yan, hindi yan dyan sa kabit. Yung kapatid mo, mayabang yan. Paano kinayabang ng kapatid ko? Oh, baka di mo alam na pinagsasabi niya sa akin? Mukha akong pera.
Oo, natural, magmukha akong pera, may obligasyon na asawa ko sa akin. Eh siya ka, wala nga yung obligasyon na asawa ko sa akin, mukha siyang pera eh. Palagay mo, pag abroad ba yan, hindi abroad yan, kakagatin niya? Pag wala na yung trabaho, sige. Ala ate, hindi namin habol ang pera. O, kung hindi mo habol ang pera ate, ito lang ha, common sense. Ano pa pangyari ate? Lahat ka ng sinasahod ng asawa mo ay mapunta sa'yo? Natural. Ano ang asawa mo? Natural. Ay, sinasabi mo ate na wag, wala nang buhay yung magiging yung asawa mo pala. Ganun pala yung gusto mo mangyari. Hindi ha, ito ate ha. Ate. Kung totoong hindi habol niyo pera, bakit pumayag yung kapatid mo na sa kanya ang remittance? Kung totoosin, ako may karapatan din. Sasabihin niya, bigay mo sa asawa mo. Nagtatrabaho ba kapatid mo? Hindi. Ako, nasaan? Kailangan kong kumayod. Ang kapal ang mukha nyo. Ate, makinig ko kayo. Yung pong pera ng kanyang mister, kung kinakailangan ipadala lahat, dapat gawin ni mister yon. Dahil meron po silang tatlong anak ni Mrs. Obligasyon niya yon. Kaya nga siya pumunta ng abroad para buhayin, suportahan yung tatlo niyang anak. Ato. Hindi siya pumunta sa abroad para suportahan yung kapatid mong kabit. Nya. So ngayon ang sinasabi niyo po kanina na hati dapat sa suporta sa bata, it's not for you to say. Opo. Pero sir, kung po, hindi po ang ate ko rin gumagastos po sa itinasahod po ni kuya. E yun sa lahat po, akong tumutulong sa ate ko. Kasi nga po, dahil kulang pa nga po sa totoo lang itinasahod ni kuya. Dahil nga, mas pinapriority na kapatid ko ang magpadalagyan sa kanya. Igit ko sa akin, sinasabi niyo sa Bacolod po, para sabihin ko po, ako po ang gumastos noon. Hindi po galing sa pera ng asawa niya. Eh di bakit po yung kapatid ninyo ang nagpapadala ng pera dito kay Mrs.? Dapat po si Mr. Diretso papadala yung pera kay Mrs. Huwag na idaan sa kapatid mo. Nag-gets nyo po ma'am. Yun yung masakit doon eh. Kaya nga nanggagalit itong isa eh. Pero tulto, wala namang pong problema kung gusto niya pumapunta po lahat ng pera sa kanya. Di gagawin po namin kung gusto niya po. Okay. Okay, okay lang yung magagawa. Wala nang trabaho yung asawa ko. Ang natitira na lang dyan, yung ATM na yan, nandiyan papasok ang back pay ng asawa ko. O ngayon, ibigay niyo sa akin lahat yan. O sige, pag-uusapan niyan. Pag naibigay yung back pay, hindi ka na magdidemanda. Pero ipaban ko yan sir. Inahamon niya po pala nga ng demandahan po. Ganto na lang po. Ngayon po, kung nagahamon po si ate ng demandahan po, lalaban po kami. May part 2 tayo dito sa kaso ni Jennifer Intok. Yung kanyang nirereklamo ay yung mister. Okay. Tsaka yung kabit ni mister kasi doon ipinapadaan yung sustento. Si kabit nagbibigay ng budget para kay Legit. Baliktad. Si Boymar Intok kasama si Kim Mabunay, kapatid ng girlfriend ni Mr. Boymar. Ma'am Jennifer, pagkakataonan niyo po para sabihin kung ano gusto niyo sabihin. Kung totoong hindi pera ang habol ng babae niya, dapat hindi ganun. So hindi pala kayo hiwalay? Kami iwalay. Ipaliwanag mo rin kasi at sabihin mo rin yung totoo kung ano talaga. Kasi ang sabi mo kasi kay ate is hiwalay na. Paalam niya sa akin, may trabaho daw siya, maghukay daw siya na ang puso negro. Yung pala, ibang puso negro ang inuukay. Ikaw mismo, pinapaya mo sarili mo. Gagagawan mo lahat to, sir. And you deserve it. Ako yung tunay, ako nagparaya. Ano pong plano niyo, Mrs.? Oh, gusto ko si Rebanyan. Iabang mo rin. Eh, ako nakipag-ayos naman ako, sir. Totoo na yung ipag-ayos siya. Dapat sa harap mismo ng yung isang babae. Si Ate Vic, ngayon haharap na para matapos.